Hello mga kaalum, kamusta naman kayo? Ngayong umaga o gabi, samahan niyo ako para alamin natin kung paano nga ba binibinding yung core glass na ating ikakabit sa isang hagdanan. Unang-una, base sa aking experience, ay kukuha tayo ng isang plywood para gagawin natin yung pattern para sa ating tempered glass na ating gagawin. Ayan, kung pwede rin yan sa isang curved glass, atin po yan siyang bibinding at ibubutas po yan sa ating stainless railing at para doon po siya kukuha natin ng sukat at butas po ng ating tempered glass po mga kaalum. Pagkatapos yan kaalum na matesting natin at maibutas yan yung mga pattern sa ating stainless railing, atin po yan siyang tanggalin at dalhin na po natin yan sa ating mga supplier at ipapatempered na po natin yan mga kaalum ang ating 10mm po na tempered glass po na clear po siya mga kaalum. Kapag nadala na po natin yan siya sa ating supplier, yung supplier na po yan bahala mga kaalum gumawa ng pattern. Yung dinala po natin ng plywood po yan, dyan po sila babase ng kurba ng glass na gagawin po nila at gagawin po nila yun ng pattern kung gaano po yung radius po ng bilog po ng tempered glass at doon po sila kukuha at kanila po niyang gagawa na ng sample na isang piraso at kung okay na po yun po yung pagbabasihan po nila at sisimulan na po nila yung proseso po. Kung okay na po yung pattern po na ginawa po nila mga kaalum, ay painitin na po nila yung oven dahil habang sila po ay nagtatabas ng salamin, iniinit na rin po yung oven nila dahil mas mabagal uminit po yung oven kaysa sa glass. At habang tinatabas yung salamin, ay pinapainit na po yung oven nila at ang iba po ay gumagawa ng pattern ng iba pang mga gagawin kung customize po yung kurba po ng tempered glass. Bawat isa po yan ay mayroon po siyang sariling pattern po yan at kung saan po yung butas po niyan. Dahil po kailangan po yan tamang-tama po talaga yung butas po niya ng kanyang huling para sa kanyang glass holder po at kailangan po yan is swak na swak po yan. So yan na po at bago po yan isasalang is lilinisan po muna yung raw materials po na 10mm na clear glass para po matanggal po yung mga buhangin at lagyan po yan ng isang chemical para hindi po siya didikit po siya. Hindi po didikit yung mga buhangin nga kung sakaling may titira. Hindi po siya didikit sa ating raw materials na glass at hindi po masisira yung quality po ng ating glass po mga kaalum. Kung okay na po, isasalang na po siya sa oven. At kailangan po yan ng kanyang temperatura ay umabot po siya ng 3000 degrees Fahrenheit po yung kanyang init. At kailangan po yan swabe-swabe lang po yung paglagay ng chemical na yon. At kailangan pare-parehas po yung paglagay para po hindi po siya lalagkit po yung texture po ng glass. At hindi po masisira yung glass at marireject lang po siya mga kaalum. Mga kaalum, kung okay na po yung lahat po ng preparasyon ng raw materials, yung kanyang butas, yung kanyang init ng oven, tama-tama na po lahat siya, ang kontrolado na po yung init yung sa loob, pwede na pong isasalang po yan para sa proseso.
At ang proseso po niya ng pag-iinit ay umaabot po yan ng 3 oras po yan bago po lalabas po sa kabila at yun po yung magiging finished product. At ang proseso po niyan ay umaabot po yan ng 3 oras. Pero kung sa mga, kung maramihan po mga kalom, tuloy-tuloy naman po yan dahil naka-conveyor naman po yan. Kaya mabilis lang po yan, kumbaga sizing po yan yung kanilang pagsalang. May sizing para sa 10mm, may sizing para sa 12mm at saka sa 6mm po yan mga kaalom. Kumbaga may schedule po yan kung ano po yung mga nakasalang sa bawat araw. Kaya kumbaga depende po yan sa schedule po nila ng pabrika kung kailan po yan. At sila po yung magbibigay sa inyo ng date kung kailan nyo po pipick upin yung order nyo po mga kaalom. Babalik tayo sa pagbibinding po ng ating nakakurba po na glass. So sa pagbibinding po yan mga kaalom, kailangan po yan bantay sarado po yan yung oven dahil ay na-adjust po dyan yung temperatura ng oven, yung hangin po na pumapasok po dyan para lutong-luto po talaga yung glass po sa loob. Kasi kailangan po yan bantay sarado para at least lutong-luto siya at mabuo po talaga yung proseso na tinatawag nilang annihilation po mga kaalom. So kung napalamig na po yung nabinding ng glass, lalabas na po yan sa conveyor at lalabas po yan ng maabot po yan ng 3 oras po yan mga kaalom. So mga kaalom, maraming pong salamat pala sa panonood nyo ng video po namin. At I hope na may idea rin kayo kung paano ibibinding yung core glass na ikakabit sa reeling ng mga hagdanan nyo po mga kaalom. Maraming pong salamat sa inyo and God bless.